So may mga love shout out sa ating lahat guys. Magwawalay na tayo kay Sasa sa mga BE kasi ano na siya eh, masyado na siya hyper. So palalabasin na natin ito siya guys. Palalabasin na natin. Lalabas na siya ng big pen. Let's go here. Papalabasin na natin siya tapos ililipat lang siya sa big pen. Oh, there oh. Oh, let's go down. Oh, come on down. Pwede niya, ayun na. Na, down mama, down. Down. Down, 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 down. Oh, sige na. Dali. Dali. Habang tumupo yung mga bee. Oh, come on down. Down, down, down. Sino nga? Sino? Marunong siya guys, ayaw niya. Dali na, dali na. Sino? Come on down. Good girl. Oh, come on here. Let's go. Let's go. Let's go. Dali. Sa. Dali na. Hindi na kung saan siya pupunta. Na siya. Diyan na muna siya guys. Ayo, observe natin kung hindi niya aawayin si Nana. Sana okay sila dito. Tapos, saraduhan na po muna natin doon sa mga bee. Dito, pwede tayo maglagay ng piglets. Tignan natin mamaya kung anong desisyon ng daddy niya. Kung sasabihin na ano, ililipat yung maliliit, ililipat natin. Parang tatlong araw na lang po kasi mag-ano na, mag-1 month na yun. Mukhang ayaw ni Nana na nandiyan siya. Ayaw na, ayaw. Ayaw. Nana down. Nana down. Ayaw lagi. Ayaw. Ayaw yung isa oh. So ayun guys, nag-iingay po siya kasi nga winalay natin sa mga puso. Okay lang po yan, normal lang yan pa ba? Winalay mo yung iyong saw. Ganyan talaga po. Mumonitor mo rin siya. Inaas ko muna yung trapang kasi alam ko akyating ngayon eh. Jump ko si Sasa eh. Pagka, as usual po, pagka bago nga lang yung ating saw, lagi po paligid ang kids para kasi lumalaki yung kanilang ano, diba? Kasi yung milk. So, kailangan paligid para hindi po sila laglatin. Yun po yung technique ko. Wala po akong binibigay na gamot pagka nagwalay ako sa aking saw, pero pinapaligid ang kids sila lagi. Stress dito kasi ayaw ni Nana ng maingay. She's good girl. So silipin po muna natin yung mga piglets guys. So basta natutulog pa po sa kapangyayon at natulog po. Ayan sila. So mamaya na po sila kakain kasi hindi ka mag-ingay po sa kanila. So, successful po yung 17 piglets ni Sasan. Alagaan pa rin yun ng maayos. Meron bang mga ano, may mga injured, pero hindi talaga siya yung ano. Hindi yung masamang ka-enjoy. So, maayos naman sila lahat. Malakas na po yun sila kumain. So, nakahanda na po yung kanilang sagi at saka yung pellet nila. So, yan po muna natin silang matulog guys kasi masarap yung feeling na ganyan. Kasi may sunrise, galing sa sunrise. And, so, pero buyag na po sila. So, magre-request na lang po tayo na deworming sa kanila pagpunta dito ng pinsan. I-deworming sila. Tayo muna natin mag 1 month sila bago po sila i-deworm. So, thank God, ano, successful yung second breeding ni Sasa with 17 piglets. Wala po tayong mortality so far. Lahat po ng pinanganak ni Sasa, kaya po ng first breeding, she break her record. Yung 15 po ngayon, may 17 na naman siya. Tapos buhay lang. So, ganun siya kagaling. Kasi lang, these days, kailangan ko siya iwalay kasi grumpy na siya eh. Sa dami pa naman yung sumakit-akit pa sa kanya. Kaya, kailangan ko na silang i-separate. Kasi malalaki na rin naman silang able to survive na sila. Kasi kailangan lang naman po sa mga piglets, malakas silang mind para pwede mo silang iwalay. So, ayan.
Tapos, andi rin si Colette. Diyan naman siya sa malipot din. Nililipat na rin naman din siya dyan. Tapos, andito yung mga piglet friend naman yun. Sa hindi matayin dito. Malaki na sila. Nasa 25-30 kilos na po ito. Tapos, may naman tayo. Kaya muna natin yan, wag ano sa feelings niya kasi ikaw ba naman ihiwalay sa mga anak mo, pero kailangan na talaga for safety purposes po. Early winning is better kasi kaysa natatapakan niya na kasi mga piglets. So, kung pabayaan mo ng ganun, baka later on, mas malala pa yung magiging injured na mga piglets. So, kaya na rin naman nila eh. Tsaka, ano, every one hour na lang yung feeding niya. So, sometimes tumatayo na siya kasi nasasakta na siya sa lalaki ba naman nila. Tapos umakyat sila. So, grumpy na po siya. So, kailangan na talaga siyang iwalay. Ito na po yung mga piglets after 3 days ng pagwawalay. So, okay na po sila guys. Talagang nasanay sila na ano eh, na makaantay sila ng food. Kasi nga sa sobrang dami nila, diba? Ayan yung 17 natin. So, nakapag-deworming na tayo. So, in few days, ready to go na ito sila. Kasi nakaschedule ito ng 11. Magre-release na ako nito sa 11. So, ayan na sila. Tapos, ayan ang ating kulit. Sama tayo dito guys. Nandun si Sasa sa taas. So, andito yung mga piglets ni Nana. Ayan sila. Ang lalaki na ano. Ayan din yung ano. Lechon de leche na yung mga size na yan. Andito yung piglets ni Colette. So, ayan. Ganyan na sila kalalaki. Ayan. Andito si Nana. Nagbibilang na tayo ng araw. Sa ano. Kasi nakapag-braiding na yan. So, si Colette. Ayan na siya guys. Medyo pinkish na siya. So, ano na siya, hindi siya nagre-react. So, nakalimutan ko siya ipa-check doon sa aking pinsan. At least today, hindi na siya maingay. Kahapon may mga milk sa flooring. So, lagi ko siyang pinapaliguan. Lagi siyang naliligo. Kasi, mainit tapos, Wala nang nagme-milk sa kanya, kaya panay ang ligo para ma-relieve yung sore ng kanyang nipples. Dati inano ko, isinama ko sa kanya yung mga piglets. This time, hindi na kasi yung mga maliliit eh. Baka medyo parang maliit na yung pigpen sa kanya. So, bang laki yung bilis niya lumaki. So, wag na lang doon na sila. Maayos naman sila kumain. Mabilis kumain yung mga piglets. So, doon na lang. Yun lang. Sa isang araw, halos 5 beses yan naliligo. Kung ano pa nga, ano pa talagang liguin ang liguin kasi para umano yung sa dede niya para hindi na ganun kasakit. No, stop. Hinangat-ngat niya yung wall. Tapos sabihin nila, ano daw, gagawa ng yung ano lang yung kahoy-kahoy. Good luck. Ang pigs kasi guys, pagka yung mga ano, indigenous materials, yung mga kahoy, kawayan, ganyan, kinangat-ngat nila yan eh. So, hindi talaga maglalast pagka ganun. Every season, magre-repair ka. Kaya talagang ginawa namin concrete para ngat-ngatin man niya, hindi niya maubos ng ganun kabilis. Magpapatching ka na lang pagka may mga nasira. So, ayan na tayo. Dito walang laman dito eh. Pwede lagyan ng pigs dyan. So, ayan na yung farm. May mga pig pens na walang laman. Doon nga, yung lipa doon, pwedeng ilipat dito. So, titignan natin. Pwede sa ano eh. Tapos, magre-release na rin tayo doon sa mga piglets. So, may bakante na naman. So, mag-rest muna si Tisay ng few months. Around 6 weeks. And then, start na naman ulit kay Colette. So, ayun po. Napaka-blessed po. Marami na tatanong kung paano ko daw nairaos yung 17 piglets, yung 15 ni Nana.
Hindi ko alam kasi yung iba nga sabi nila ayaw ni pag sobrang dami na. Ayaw nila kasi umatrabaho talaga siya guys eh. So sipag tiyaga talaga, pasensya, at saka yung determination talaga mahalaga yun eh. Kapag ka may drive ka, determination or drive sa ginagawa mo, talagang gagawin mo. Kasi nung tinanong ako ni Jim if how you are going to raise to 17 piglets, ngayon yan lagi ang tanong eh. Nung kay Colette na ay yung kay Nana na 14, hindi ako ano do eh, wala akong doubt dun kasi Nana na survive ko nga yung 15 ng first breeding ni Sasa. So alam ko yung gagawin ko, sabi ko alam ko kung anong ginagawa ko. So yun, walang question kung paano ko siyang isusurvive. Pero yung 15 ni Colette ni Sasa before, na sabi ni Jim paano natin palalakihin yan. So far nagawa naman namin successfully. So nagawa namin, and then ito na naman yung 17 ni Sasa. So very challenging. So nung tinanong ako ni Jim kung paano kung i-raise yung 17 na ito, sabi ko, I don't know how but I can do it. I will do it. Yun yung drive ko eh. Pagka sinasabi kong I will, I can, I will do it, gagawin ko yan. So ayan na guys, 15 nipples plus, hey! 15 yung nipples tapos 17 yung piglets. So far ayan, sipag lang talaga. Natutulog ako to 3 hours lang. Tapos solo yung flight ko, diba? So yan, awa ng Diyos, okay naman na. So ayan, ayan na sila, ayan na yung ating 17. Nandun yung dalawa doon. Ayan sila. Nag-milk substitute po si Desai guys, pero hindi talaga yung milk na yung inaraw-araw ko siya. Nag-milk substitute lang ako pagka yung may iba yung kulay, yung ganon. Nagsusupport lang ako pagka hindi maganda yung itsura ng mga pigs. Para nino-nurture ko sila pagka hindi sila okay. So ayan, so far okay naman na. Yung isa po, binuksan uli yung castration niya kasi akala namin lumabas yung itlog. Tapos may nana daw pala kaya binuksan ulit. Pagka ganyan kasi ibubuli po yan ng ibang piglets. So kailangan po silang bantayan guys. Kasi pagka pinagtulungan yan, sa sobrang dami yan oh. Yung mga yan. Tapos yung mga ganun oh. Ayan oh. Diba? So ayun, yung 17 yung kung sabi ko kung paano ko man siya tinawid, na maraanan ng Diyos yun. Yung talagang sipagtiyaga, determinasyon at panalangin talaga yung mahalaga. Yung sabi ko nung tinanong ako ni Jim pagkatapos, nung sabi ko sa sarili ko, God, samahan mo ako dito sa ginagawa ko. Hindi ko alam kung paano iraraos ko ito. Pero kapag nandyan ka, bigyan mo ako ng lakas. Kasi hindi biro yung wala kang tulugan. Magbibend ako para magpapamilk sa mga piglets. Araw-araw yun, hanggang gabi. Nagbabantay ako hanggang 12 ng gabi. Or hanggang madaling araw, hanggang 1 to 2. Kaya, tapos matutulog ako, tapos gising na naman ulit. Kasi kailangan mo silang bantayan para makamilk yung mga maliliit. Kasi yung, see, tignan nyo yung mga malalaki, bubuli nila yung mga maliliit na yan eh. Tapos yun, ayan, sa awa ng Diyos, ayan na. Ayan na yung mga piglets ni Desai guys. Ayan na yung crown and glory ni Daddy Jim. Ayan na, nairaos na naman namin. Successful ulit yung breeding ni Colette. It's not Colette, but it's Sasa. So, 15 first breeding, 17 to the second breeding, successful ulit. So, we break our record. So, very promising talaga si Sasa. So, thank you for watching everyone. Have a nice day po and God bless. Bye-bye po. Thank you so much, Lord. We love you, Daddy Jim. Bye, guys.